Ito na ngayon part 2 ng aming paglilipat. Dahil nga last day na ngayon namin dito sa aming dorm. Pagkagising ko, niligpit ko na nga rin tong aking higaan. Binitbit ko na nga ito para maisa ko nalagay dun sa aking mga gamit. Tapos may nakasalubong nga akong paharang-harang dito sa daan. Eto na nga lahat yung aming mga gamit. Kung nagtataka kayo, ba't napakarami nito? Aba eh, dala kasi namin yung buong buhay namin. Char, marami lang kaming pambili. Char lang ulit, joke lang po yun. Kanya-kanyang hakot na nga ng mga gamit ang mga person. Tsak, pagkatapos nito, mas kuladas na tong lahat. Kahapon nga, parang ang gaan-gaan patubuhatin. Pero ngayon, ba't parang mga nganak na ako sa bigat? Kahit nga may taga-hakot, tumulong na rin kami para mabilis. Panigurado, pagkatapos ng hakutan, ubos yung isang kaldero neto. Nakakatanggal matres nga sa sobrang bigat, mga be. Sa wakas, kakaunti na lang din yung natira. Pero pakiramdam ko, parang nag-workout na ako ng buong araw. Hindi talaga pwedeng idaan sa ganda at sexy. Yung mga ganitong pangyayari, wala kang pinipili, kargador pa rin tayo sa huli. Huling pasilip na nga sa aming kwarto. Mamaya, ibang bahay na naman yung aming titirhan. Paalis na nga kami. Akala mo naman magbabakasyon, ano? Busy-busy na nga yung mga person. At natapos na rin ikarga yung lahat naming gamit. Sabi nga ng koor namin, isabay na kaming sakay para tipid pamasahe. Char lang, di kaya kami magkasya dyan. Baka magmukha kaming isda na nilagay sa lata. Magpapaalam na nga rin kami sa aming naging tirahan. Hindi na nga maipinda tong mga mukha ng aking kasama. Pagod na nga sila. At ako, pagod din naman syempre. Nakarating na nga kami dito sa aming bagong tirahan. Mukhang apartment yata ito. Introduction nga muna at patakaran para sa aming bagong tirahan. Sa dami nga ng aming gamit, akala nyo naman isang barangay yung lilipat, diba? Hindi ko na nga rin kayo naisama sa pag-aayos namin sa aming bagong kwarto. Nagkakagulo na kasi kami kung paano namin ayusin to. Pero ipapasilip ko na rin sa inyo. Pagpasok mo nga ng pintuan, may isa pang pintuan. Tapos, akyat ka ng hagdanan. Tapos, lakad lang ng diretso. Oops, wag dyan. Water dispenser yan. Dito sa kabila yung aming kwarto. Kakatok nga muna tayo, baka may tao. Wala naman sigurong tao, kaya pasok na lang kayo. Welcome, ito na nga ang aming munting tirahan. Pasensya na nga kayo at mukhang masikip dito. Mga siksi kasi yung mga nakatira dito eh. May sarili din siyang CR. Oops, dito lang kayo sa labas. Huwag na kayo pumasok, baka kung ano pang makita nyo. Tapos dito sa gilid ay ang aking maliit na higaan. Maliit lang yan, pero kasya ako dyan. Dito sa kabila naman ay yung aming terrace. Pagbukas mo ng pintuan, bubungad nga sa'yo. Wala, kalsada lang yung view. Pwede naman tumambay dito, magmuni-muni. Dahil nga gutom na gutom ako sa pagiging kargador ngayong araw. Ayan, naubos ko tuloy yung isang kaldero. Char lang. Kain po tayo. Haggard na nga tong aking fest. Kaya ako'y mag-beauty rest na muna ha. Good night na mga person. Bukas na naman ulit. Kinaumagahan nga, maaga kaming nagising. Masisimula na ng araw ng lakaran. Oh, wag na kayong magtaka. Kung mukhang haggard pa rin ako tingnan, hindi naman bago yan. Bahala na nga muna kayo, magtatrabaho na muna ako. Bye-bye!